Pasensya at Katarungan. Ika-23 kabanata. Huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Huwag kayong magsisinungaling para tumulong sa isang taong masama. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama. Kung sasaksi kayo sa isang kaso, huwag niyong babaluktutin ang hustisya para lang masunod ang opinyon ng karamihan. Huwag ninyong papaboran ang kaso ng mga mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, kailangang isauli ninyo ito sa kanya. Kung makita ninyong natumba ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng karga nito, huwag niyo itong pabayaan, kundi tulungan itong makatayo. Siguraduhin ninyong mabibigyan ng hustisya ang mga mahihirap sa kaso nila. Huwag kayong magbibintang sa iba nang walang katotohanan. Huwag ninyong papatayin ang mga inosenteng tao dahil parurusahan ko ang sino mang gagawa nito. Huwag kayong tatanggap ng suhol dahil bumubulag ito sa tao sa katotohanan at hindi nabibigyan ng hustisya ang mga inosente. Huwag ninyong pagmamalupitan ang mga dayuhan dahil kayo mismo ang nakakaalam ng damdamin ng isang dayuhan dahil mga dayuhan din kayo noon sa Ehipto. Ang araw at taon ng pamamahinga. Sa loob ng 6 na taon, makakapagtanim kayo at makakapag-ani sa lupa ninyo. Pero sa 7th taon, huwag nyo itong tataniman. Kung may tutubong pananim sa lupa ninyo, pabayaan ninyo ang mahihirap na makakuha ng mga pananim para kainin. At kung may matira, ipakain na lang ninyo sa mga hayop. Ganito rin ang gagawin ninyo sa mga ubasan at taniman ng olibo. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero huwag kayong magtatrabaho sa 7th araw para makapagpahinga kayo, ang mga baka at asno ninyo, ang mga alipin ninyo, at ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Sundin ninyong mabuti lahat ng sinabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa ibang Diyos o babanggit ng pangalan nila. Ang 3 pista bawat taon. Magdiwang kayo ng 3 pista bawat taon para sa karangalan ko. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, kagaya ng iniutos ko sa inyo. Kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw. Gawin ninyo ito sa itinakdang panahon sa buwan ng Abib, dahil ito ang buwan na lumabas kayo ng Ehipto. Ang bawat isa sa inyo ay dapat magdala sa akin ng handog sa panahong iyon. Ipagdiwang din ninyo ang pista ng pag-aani sa pamamagitan ng pagdadala ng mga unang ani ng inyong bukid. Ipagdiwang din ninyo ang pista ng huling pag-ani sa katapusan ng taon, kapag titipunin na ninyo ang mga ani sa mga bukid ninyo. Dapat dumalo ang kalalakihan ninyo sa 3 pistang ito bawat taon sa pagsamba sa akin ang inyong Panginoong Diyos. Huwag kayong maghahandog ng dugo sa akin at ng kahit anong may pampaalsa. Huwag kayong magtitira para sa kinaumagahan ng taba ng hayop na inyong inihandog sa akin sa pista. Dalhin ninyo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos ang pinakamagandang bahagi ng una ninyong ani. Huwag ninyong lulutuin ang batang kambing na hindi pa naaawat sa kanyang ina. Ngayon, isinugo ko ang anghel para bantayan at gabayan kayo sa lugar na inihanda ko para sa inyo. Makinig kayo sa kanya at sundin ang sinasabi niya. Huwag kayong magre-rebelde sa kanya dahil ang lahat ng ginagawa niya ay ginagawa niya sa aking pangalan. At hindi niya pababayaang magpatuloy kayo sa mga kasalanan ninyo. Kung makikinig lang kayo ng mabuti sa sinasabi niya at gagawin ang lahat ng sinasabi ko, lalabanan ko ang inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel at dadalhin kayo sa lupain ng mga Amoreyo, Heteyo, Perezeyo, Kananeyo, Hiveyo at Jebuseyo at lilipulin ko sila. Huwag kayong sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosa nila o tutularan ang mga ginagawa nila.
Durugin ninyo ang kanilang mga diyos-diyosan at gibain ang mga alaalang bato nila. Sambahin ninyo ako, ang Panginoon na inyong Diyos, at bibigyan ko kayo ng masaganang pagkain at tubig. Pagagalingin ko ang inyong mga karamdaman, at walang babaeng makukunan, at walang magiging baog sa inyong lupain, at pahahabain ko ang inyong buhay. Tatakutin ko at lilituhin ang mga kaaway na makakaharap ninyo, at tatakas sila. Magpapadala ako ng mga putakting mangunguna sa inyo, at itataboy nila ang mga Hiveo, Kananeo at Hiteo. Pero hindi ko sila itataboy sa loob lang ng isang taon para hindi mapabayaan ng lupain at nang mapigilan ang pagdami roon ng mga hayop sa gubat. Unti-unti ko silang itataboy hanggang sa dumami na kayo at kaya na ninyong angkinin ang lupain. Sisiguraduhin ko na ang hangganan ng lupain ninyo ay magsisimula sa dagat na pula hanggang sa dagat ng Mediteraneo at mula sa disyerto sa timog hanggang sa ilog ng Euphrates. Ibibigay ko sa inyo ang mga nakatira sa lupaing iyon at itataboy niyo sila. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila o sa mga diyos-diyosa nila. Huwag niyo silang pabayaang manirahan sa inyong lupain dahil baka sila pa ang magtulak sa inyo na magkasala laban sa akin. Kung sasamba kayo sa mga diyos-diyosa nila, magiging bitag ito sa inyo.